Dines! Sana masaya kayo habang nanonood ng video ko. Ito ko ngayon, nagtutupi ng mga damit kong dadalhin papuntang Cam Norte. Kasi nga, bukas ang biyahe ko papuntang Camarines Norte. Kakaakyat ko lang galing sa trabaho, kadarating ko lang. So, ito na ngayon ang pagkakaabalahan ko. Magliligpit ako, aayusin ko yung mga dadalhin ko para sa biyahe ko bukas. Kasi madaling araw at kailangan kong gumising. Kasi kailangan kong ayusin yung mga documents ko na dadalhin. Kasi nga yung papuntang Cam Norte is parang masyadong mahigpit sa checkpoint. So kailangan ko pang magpa-rapid test. Kaming dalawa ni Kuya Driver, magpaparapid test kami bukas para... Ay! May hikaw pa pala ako. Hindi ko natanggal. Yellow kasi kanina yung aking dress, kaya yellow din ang aking hikaw. So, hindi ko siya natanggal. Yan. So, sa ngayon mga dearest, samahan nyo ako habang nagtutupi ako ng mga dadalhin kong damit. Kailangan ko mag-impake at kailangan sakto lang yung damit na dadalhin ko para hindi masyadong marami akong bitbit papuntang Cam Norte. So, I think mga 1 month na naman ako doon. Isang buwan na akong mag-i-stay sa diet and sa labo. So, kaya kailangan... May panty. Wait lang. Tatanggalin ko yung mga undies ko. Hindi ko sa inyo ipapakita. Mga pantulog ko. Terno to. Regalo to sa akin sa Lucena nung Christmas party. Eto oh. Eto. Pantulog ko. Regalo to sa akin ni Wena ng Lucena Branch 1. Thank you, Wena, sa pantulog na binigay mo sa akin. Dadalhin ko to sa Cam Norte. And palagi ko tong isusuot. Yan, maganda kasi. Terno siya. Oh, sexy. Lakas makapasexy. Kaya dadalhin ko to. Yan, ganito lang ako magtupi. Lalagay ko lang siya dyan. Kasi mamaya, iro-roll ko siya kapag ilalagay ko na sa maleta. Kailangan kasi, isang maletang maliit lang ang dadalhin ko. And then, isang hand carry. Para kung sakaling after Cam Norte, mag-roving naman ako sa ibang branch, hindi ako masyadong maraming bit-bit. Mahirap kasi yung babiyahe ka and then ang dami mong bitbit. Kaya kailangan limitado lang. Limitado lang ang mga gamit na dadalhin. Ito, dadalhin ko rin kasi crop top. Malakas din tong magpa-sexy. Medyo basa po nga. Kakalaba ko lang kasi ito kaninang umaga. Medyo... hindi mainit. Okay na to. Pwede na siya. Mga undies, hindi pwedeng ipakita. Dito ko muna siya. Mamaya ko na siya itutupi. And syempre, kailangan kong magdala ng sports bra kasi mahilig ako mag-workout. Sa labo, may maganda doon, joggingan. Nakapunta na ako last time nung nag-roving ako doon. So, kailangan nating mag-ready ng mga sports bra. Mga pang-workout. Malay mo, may mapuntahan ako doon gym or kahit doon lang sa taas, doon lang sa roof deck ng tinutuluyan ko ng tindahan. Pwede doon mag-workout. Kaya kailangan, meron palagi akong bit-bit na sports bra. Hindi to nawawala sa maleta ko. Ang mga hindi nawawala sa maleta ko, yan, pang-workout, pang-swimming, yan, palagi ako may dalang pang-swimming.
And syempre, yung mga isusuot ko everyday sa tindahan. Hindi dapat yun. Kailangan hindi ako kulang. Wait lang, may mga tatanggalin lang akong paniki. Mamaya ako natutupin kapag ilalagay na sa maleta. Eto, dadalhin ko rin to. Terno to. Pantulog ulit. Kasi para presko. Kahit kasi naka-aircon, parang gusto ko pa rin magsuot ng mga preskong damit. Kasi nga, taong lamig ako. Takot ako sa init, pero nabubuhay ako sa lamig. Kaya kailangan palaging malamig ang lugar ko. Ganun naman talaga siguro yung mga Aquarius. Ewan ko sa ibang Aquarius ha. Kasi ako, mahilig talaga ako sa malamig na lugar. Pero ang iniinom ko naman, palaging maligamgam na tubig. Kapag umiinom ako ng malamig na tubig, medyo sumasakit ang tiyan ko. Pero pagdating sa lugar, sa kwarto or saan man, gusto ko malamig na lugar. Kasi parang nakakapag-isip ako nun ng maayos. Pero kapag may init yung lugar, parang magkakasakit ako. Nahihina ako nyan. So, sanay ako magsuot ng mga preskong damit para malamig lang yung, presko lang yung katawan ko. So, dadalhin ko rin to. Parang pantulog ko, terno-terno. Yan. Ilagay ko lang siya dyan. Kasi mamaya, i-roll ko siya pag ilalagay ko na siya sa maleta. And ito pa. Ito naman, leggings ko, pang workout. Pero ginagamit ko rin to pag nagta-travel ako para komportable. Yun. Sinuot ko to nung papunta dito sa Naga City. Nandito pala ako ngayon mga dearest sa Naga City. Dito ako hinatid ng aming driver. Kaya dito ako ngayon nag-stay. May kasama ako dito sa kwarto. Mamaya makikita nyo kapag pumasok na. Ito naman yung t-shirt na bigay sa akin ni Ma'am Zoe nung anniversary ng Lucena Branch. Yellow. Yellow na t-shirt. Ito siya. Second anniversary ng Nova Lucena Branch. Ito yung t-shirt nila. And binigay nila to sa akin as remembrance daw. Kasi kaya nga kasi nag-roving ako sa kanila. So, eto. Dadalhin ko ba to? Hindi. Dadalhin, hindi. Dadalhin, hindi. Siguro hindi na lang. Iiwan ko to dito sa Naga. Kasi bawat branch kasi mga dearest, meron akong iniiwang mga gamit. Para kapag nag-roving ako sa branch na yan, may mga gamit ako. Kompleto yung gamit ko. May kumot ako, may punda, may towel, may damit. Para in case naman kailanganin kong additional na damit, meron akong makukuha dito. So, ito, hindi ko dadalhin sa Camp Norte. Iiwan ko siya dito sa Naga. Ito, dadalhin ko siya. Kailangan ko to. Ang ganda nito. Ang ganda nito kapag sinusuot ko. Yeah. Tuyo na siya. And yung brasher ko, mamaya na yan tutupiin. And ito, dinadala ko to sa halip na sira na nga siguro mga kailan ba to, siguro 2 years na to sa akin, 2 years ba, kasi binili ko to sa sa Dumaguete ba, oh sa Dumaguete ko pa to binili, so halatang gamit na gamit na, wala pa akong pambili. Ay, may mga towel pala ako nasa Legazpi, yung towel talaga, kaso hindi ako nagdadala kasi sobrang makapal siya, bulky, so dagdag pa siya sa maleta ko, medyo malaki siya kapag niroll, kaya ang dinadala kong mga towel is mga ganito kasi pag nag beach, kapag nag swimming, meron ka ng
mga dearest, naputol, hindi ko napansin na iset ko pala sa 10 minutes lang yung video. Kaya, akala ko, nagre-record pa, yun pala, hindi na. So, eto na nga, eto na yung last na nilabhan ko na kanina. Tuyo na rin. Tuyo na siya. So, dadalhin ko pa rin to. Dadalhin ko to kasi ginagamit ko to kapag nagbabiyahe ako. Kasi tinitirin ako dito yung leggings plus ito. Kasi napaka-comfortable lang kapag babiyahe ka na ganito lang suot mo. Napakagaan sa katawan. Kasi nga, kung magja-jacket ka pa or magbe-blazer ka pa, sobrang ang dami mong bit-bit sa katawan, tapos may bag ka pa. So, ang ginagawa ko, ganito, ito, plus leggings, rubber shoes, and then yung belt bag ko na, yung nakita nyo last time, belt bag na gray, yun lang. And then, luggage ko, and then, isa pang bag, yung lalagyan ko ng mga documents ko. So, tapos na, gora na. Dati kasi, nagsuot pa ako ng blazer, kasi nagko-commute ako before. Ngayon kasi, hinahatid at sinusundo ako ngayon ng company driver kasi nga, wala pang biyahe dito sa part ng Tucum Norte, wala pang biyahe. Kaya, gamit ko muna yung company car ngayon. And siguro, pag nag-resume na yung biyahe, magko-commute na lang ako. So, kailangan konti lang yung bit-bit ko para hindi ako masyadong mahirapan. Kasi mostly naman dito sa Bicol, ang sakayan is van and bus. So, mas komportable ako sa bus kapag nagbabiyahe ako. Although, ang pinakamadaling sakyan is van kasi dire-diretso lang, hindi pa hinto-hinto. Pero, nasusuffocate kasi ako sa van kapag nasa hulihan ako. Sumusuka ako mga dearest. Kaya, minsan, nakikiusap ako sa mga driver na kung pwede sa unahan ako. Sa unahan, sa katabi ng driver, yung ditong part, or sa likod niya, yung first chair, yung first row, okay lang ako doon. Pero kapag second, third, especially doon sa pinakadulo na, hindi ko na talaga kaya. Yung init doon, yun ang nakakapasuka sa akin. So, pasalamat nga ako ngayon kasi hatid sundo ako ng driver namin. Medyo komportable yung roaming ko. Pero, kapag nag-resume na yung transportation, magko-commute na ako. Kasi nga, may ibang gumagamit ng company car namin. Yung dito, sa Bicol area lang. Eh, kung wala ako sa Bicol, for example, nasa Iloilo ako, or nasa Dumaguete, or nasa part ng Quezon Province, iba na naman yung doon, sasakyan. So, minsan, busy, may mga ginagamit ng mga managers, so, hindi ako pwedeng magpasundo. Pero may mga managers naman na sobrang babait talaga na kapag may bisita sa area nila na pumupunta, inaalam nilang schedule at pinapasundo. Na-experience ko yan. At hindi ko nakakalimutan yung mga managers na ganyan. Na kapag nasa area nila ako, tatanungin nila ako, Ate or Miss Weng, kailan nang punta mo sa next branch, ipapahatid na kita. Mostly kasi ng mga managers, area managers or roving managers sa mga pinupuntahan kong branches, mas matanda ako. Mga bata pa sila. Oo, kaya tawag nila sa akin yung iba, Ate, as a respect. Yung iba, tinatawag nila akong Miss Weng, ganun. Yun siya. Tapos, tinatanong nila ako ang schedule ko para maipahatid nila ako sa driver nila. So, di ba, napaka-bait nila. At nagpapasalamat naman ako sa mga ganung gestures. Yung iba, dead ma lang. Bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero okay lang, kasi sanay naman ako sa mga ganyan. Lahat ng ugali ng tao, na-experience ko na. Kaya, hindi na ako naapektuhan kung anong klase pagtrato man yung itrato sa akin. Basta ang importante sa akin, itatrato kita ng maayos. Yun. Irerespeto kita. Yun. Ganun ako.
kasi yun naman talaga ang importante. Hayaan mo kung anong ibigay nila sa'yo as long as ang ibibigay mo sa kanila is yung mabuti, yung kabutihan. Kasi pare-pareho tayo nagtatrabaho. Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Kasi kailangan natin yan sa ating buhay. So, tutupiin ko na to kasi sa luggage naman ako mag-aayos para iisasara ko na para bukas. Ay, kailangan pala mag-ready ako ng ano, ng isusuot ko na bukas. Ay, napapaisip ako kung anong isusuot ko bukas. Siguro kailangan ko lang mag-t-shirt. Pero maulan. Ito na naman kaya? Oh my God, wala na akong ibang damit. Ito na lang palagi. Kasi naiwan ko sa Legazpi yung ibang damit ko. Ito na naman ulit. Magpaparapid test kasi ako bukas. Kasi isa yun sa mga requirements para makapasok ka sa Camp Norte. So, before kami aalis ni Kuya Eric, si Kuya Eric Mercado, ang driver ko bukas, ang Robin Padilla ng Bicol. Yan siya. Oh, ala Robin Padilla talaga siya. So, mag-iisip ako na may problema kung anong isusuot ko. Kailangan, kasi maulan kasi dito sa Naga, so kailangan jacket siya. Kailangan sweatshirt siya. Pero ang mga dala ko is karamihan dress and t-shirt na fit. Kailangan mag-blazer. So siguro yun na lang ang gagawin ko. Blazer na blue, maong pants. Oh, iniiwasan ko kasi mga dearest na magmaong pants kasi nga masakit. Parang nakakapagasgas na ng hita. So, kailangan. Siyempre, tayo mga babae, kailangan iingatan natin ang ating skin at katawan. Kaya, hanggat maaari, nagde-dress ako kasi para hindi na nagagasgas yung ating mga skin, mga kasingit-singitan. yun siya. Kasi kapag nagsiswimming tayo, syempre, kapag nagsuot tayo ng shorts o kaya bikini, oh, syempre, nakikita yun. So, ang hirap. So, mga dearest, lalabas muna ako kasi may mga kukunin pa akong gamit sa labas. I-update ko na lang kayo siguro bukas kapag paalis na ako, pagpapunta na ako ng rapid test station. Tama ba yun? So, i-update ko kayo ng mga gagawin ko. And then, mamaya, i-empake pa ako ng mga dadalihin ko sa Camp Norte. So, thank you for watching. Salamat sa panonood ng aking video. Sana nagustuhan nyo ang kwento ko habang nagliligpit ako. Salamat sa pagsama sa akin sa ilang minutong pagkukwentuhan natin habang nagtutupi ako ng damit ko. So, see you guys. Thank you. Don't forget to subscribe my YouTube channel and pakipindot na rin po yung bell button para ma-update kayo palagi. I-all nyo siya, mga kadirest. I-all nyo siya para updated kayo palagi sa mga new videos ko. Bye!